sandali lamang po, no? Sama at gayon din ay ayusin ko lang yung ating camera. Ano? Makasaysayang gabi sa ating lahat. Ayan. Mukhang hindi siya gumagana sa aking isang camera, ano? At ito yung pinakauna ko pong live video. Kaya maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya ano ang gagawin ko para lumabas yung aking isang camera. Ayan. Oo. Teka lang, ano? Baka may magawa tayo dito. Sige, okay lang. Dito na lang tayo sa camera nito. Makasaysayang araw po sa ating lahat. Ah, okay. Sige. May nag-a-assist sa atin dito. At gusto, taasan ko raw. Actually, hindi pwedeng taasan. Kasi, mangyayari dyan, ganito akong tumingin. Ang camera ko wala dito. So, ang hindi ko alam, ako ba ay matuturuan ninyo? Hello, Ann Bahandi. Matuturuan nyo ba ako kung paano ko mapapalitan yung aking webcam? Oo, hello, Jan Kayakay. Makasaysayang gabi sa ating lahat, ano? Salamat po sa 11 tao. Rafael Galindez, good evening. Oh, hindi ko alam kung paano i-edit itong aking ano, no? Kent Joffer Salvador, makasaysayang gabi. Mas maganda yata yung kanina. Oo, talagang yun talaga yun. Oo, sige. So, yan. Thank you po. Ito ang gusto ko dito eh. May kasama natin eh. May kusang palo. Okay, makasaysayang gabi sa ating lahat, ano? Ako po ay, ito po ang ating Showtime Live. Actually, 5th episode na po. Ito, yung 4 po natin ay noong 2020, noong panahon bago, noong panahon matapos na magkaroon ng mga lockdowns dahil sa pandemyang COVID-19. Tinutuloy po natin ang broadcast na ito sapagkat napaka-urgent po ng usapin na kinakaharap natin ngayon. At ito po yung inanunsyo kahapon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pinakita nila yung isa sa mga sample ng pera na ilalabas nila. Polymer ito, ano, yung magandang papel, supposedly. Kasi yung pera natin ngayon, hindi ko rin alam bakit ganun. Supposedly, maganda ang pera natin. Pero bakit ang pangit kapag naluma? Diba? Hindi katulad ng mga pera ng ibang bansa. No, na talagang napakinis tsaka kahit magtagal ay hindi nalulukot, no? Pero yun na nga, mainit na usapin itong ating sasabihin sapagkat hindi po lamang ginagawa yung tinatawag natin na pagpapalit ng sabi na natin ng ano, no, yung pagpapalit ng currency na papel ng currency natin, kundi bakit po bigla na lamang Agila, no? Agila yung naging imahe doon sa harapan ng pera. No? Hindi po natin ano. Well, apparently we saw this coming. Alam natin na maaaring mangyari ito kahit noon pa lamang. No? At hindi ho tayo nabigla na nangyari ito. Hindi lang natin nalaman na ito pala, binigla lang tayo lahat na, ngayon na pala yun. Diba? Na wala man lamang konsultasyon na ginawa sa mga tao kung gusto ba nila ito. Isang tanong na pwedeng sabihin ay, ito bang paglalagay nila sa, kasi sabi nila, isa lamang daw ito doon sa mga proposal na disenyo. Diba? Makikita natin, same design, ito yung tinatawag natin na new generation banknotes. Kung di ako nagkakamali, sana tama ako, ano? Pero, bigla,
hindi napalitan yung buong disenyo, kundi tinanggal yung tatlong bayani ng World War II. No? So, mamaya, pag-usapan natin yan. No? Maraming salamat kay Rafael Galindez, Kent Joper Salvador, Maestro Jed. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Maghintay lang tayo ng ilang tao. No? Magsishare lang ako ng konti dito sa ating live stream. Maraming salamat po. Ito po yung pinakaunang Facebook live ko sa YouTube live. No? At mukhang mapapadalas na dito na lamang po ako mag-live. Dahil I think napakagandang platform nitong YouTube. Dahil, kumbaga nagtutulungan tayo dito. No? Ayan, ang daming nanonood. Andy Aquino, hello. Joe Electrics, hello. No? Si Maestro Jed, alam nyo, lagi pong nanonood ng mga videos natin to. Maraming pong salamat. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Maestro Jed. Ano? Lagi kong nakikita ang comments mo. No? Nagpapalakas ng ating loob kasi madalas ang nagko-komento po sa page ko maliban sa estudyante ko ay yung mga hindi ho gusto yung ating sinasabi, no? Pero okay lang yan. Masaya ako kasi kahit pa paano nagtutulungan tayo. Tinutulungan niyo ako, no? At nagtutulungan nga tayo dito. At kita niyo kahit ako, 'di ba? Hindi naman siguro ako bobo, pero minsan inuulit-ulit ko rin yung sinasabi ko, eh. 'Di ba? Kasi pagka yung isip mo mabilis mag-race. So, yung iba, may sinasabi sila na may mga tao daw na kapag ka parang inulit yung sinabi nila, bobo na daw. Hindi naman. Wala naman perfect, eh. Wala naman perfect, eh. Sasabihan nyo yung kandidato namin na ganun, kayo nga, nandambong sa bayan, eh. Diba? Anyway, nakakatuwa lang, ano? Yan, nakikita ko na, oh. Wow! Ako, nagpapasalamat sa 28,800 subscribers natin. Oh? Narito. Ngayong araw na ito. I-share ko lang po sa aking mga kamag-anak, no? Itong aking para mapanood ng aking nanay, ano? Ayan, no, sa at saka yung sa aking clan, no, sa pamilya at sa clan namin. Yan. Saka magchismisan tayo ngayon. Ano ba nasa likod itong ginagawa nila sa ating pera, no? And by the way, baka meron kayong meron kayong mga komento, pwede nating basahin mamaya, no? Sa tungkol sa pagpapalit ng pera natin, no? yung imahe sa ating pera. Okay? So, tingnan natin. Sige. Okay. Ito ba yung nakashare na sa aking Yan. Samahan niyo ako. Okay. Sige. Simulan na natin yung ating balitaktakan. Ayan. Ayun, no? Joe Electric. Sa wakas, na-recognize ko na YouTube Sir Xiao. J.A. Samohenes, good evening Professor Xiao. Joe Electrics, naalala niyo pa ba sir? Estudyante niyo sa Lasal ang apelido ay De La Torre. Kailangan sa apelido hindi masyadong. Buuin mo yung pangalan mo, malalaman ko, no? Canciones de Filipinas, maraming salamat. Ito, masipag din ito, si Canciones de Filipinas sa pagkomento. Luisito Olegario, no? John Paul Nimes, listening from Quezon City, no? Nasa Zoom meeting daw ako. Kahit marami siyang tanong sa akin. Sorry, Joe. Alam mo naman, marami tayong racket. Eh. Hampas lupa lang tayo. Kailangan natin magtrabaho. Ken Joper Salvador, actually, na-disappoint nga ako sir sa ginawa nilang disenyo. Di na nga nabibigyan pansin nung nakilala ng mga madla yung tatlong bayani kasi di naman nahahawakan ng lahat ng 1,000. Tatanggalin pa nila. Oo. Maestro Jed, ang tawag nga nila dyan sa corruption, pahingi ako ng Tito Vic and Joey. Noon, tawag nila kapag humingi sila ng 1,000, Tito Vic and Joey, kasi tatlong tao yung nakalagay. Di ba? So, yun. Maestro Jed, siya daw ay isang history teacher at nangangarap maging katulad ko balang araw. Nakakaramdam ako ng goosebump pop ng binanggit yun game ko. Okay po, naman. Wala naman po tayong tayo? Katulad nyo lang din ako. Isang karaniwang guro. Oo. Binzila Kajikung, 7222-004. Magandang gabi rin sa'yo.
O kung 500, walang problema, mapaantay mo ako sa prohe. Pero 1,000 insulting on my part. Alvin Bianson, good evening. Prof, Joe Electrics. Ella De La Torre po, kaklase ko siya nung elementary po at naging prof kanya. Ay, opo, sige po. Pabati po ako kay Binibining Ella De La Torre. Ann Bahandi, baka test run lang and hopefully di ituloy ang revision. Pagka kinalampag ninyo ang ating DSP governor, no? Si Ben Diok, no? Okay naman yan si Sir Ben. Makikinig naman siguro sa atin yan. Ann Bahandi also, bakit nilagay yung Harry Bond sa 1,000? Dapat kilala din yan ng karaniwang tao. So sabi babaan. Okay, sige. Ayusin natin yung discussion natin, ano? Una sa lahat, tignan natin yung function ng pera. So yung pera ay hindi lamang, sa totoo lang, yan ay talagang sa pang-araw-araw na gamit. Ang pera po ay isang tool for exchange. No, kailangan natin yan. And yung pera mismo, wala siyang halaga kasi papel lang yan eh. Papel lang ang pera. Ang pera po natin ay may kaakibat po siya na value sa ating central bank sa pamamagitan ng ginto. So, yun po ang dahilan. So, yung barya natin, yung papel, wala mismong value yan. Kaya ho, hindi pwede na mag-print lang tayo na mag-print ng pera. Dahil yung pong tinatawag natin na gold reserve natin sa central bank, yan po ang, kapag hindi naman marami yung gold reserve natin, tapos nag-print tayo ng nag-print ng pera, ibig sabihin po nun, bababa po yung halaga ng pera natin. Bababa yung halaga. So, yun ang ginawa ng mga Hapones noong World War II. Kaya yung pera ng Hapones, Mickey Mouse money ang tawag nila. Kasi wala siyang silbi. Wala siyang silbi talaga, no? And even today, ang daming museum sa Pilipinas na nag-stack ng sa isang istante, gabundok na Mickey Mouse money. No? So, yun po. Yun po yung isang ano natin. Yun yung isang makikita natin dito, no? So, pero hindi lamang yan for me. Hindi lamang ang pera ay hindi lamang exchange, no? Ito po ay isang collector's item at isa ring pedagogical tool. Ano yung ibig sabihin pag sinabi nating pedagogical tool? Ito po ay pwedeng gamitin sa pagtuturo. Oo, opo. Alam nyo, sa mga klase ko sa kolehiyo, since ako ay nag-aral nung sa unang university na pinagturuan ko, no? Noong 2005, gumagamit na talaga ako ng pera. Kasi minsan, in-explain ko yung history natin gamit yung pera. Kasi may mga disenyo yun eh. No? Lalo na yung mas nauna. No? Yung mas nauna, yung post-EDSA na banknotes. Actually, hindi post-EDSA yun eh. Hindi siya post-EDSA, no? Yung banknotes noong panahon ni Tita Cory, dinesign yun eh. Nung panahon ni Marcos, yun yung huling design. And in fact, yung 500 pesos na ilalabas sana nila, kasi di ba ano yun eh, 5 pesos Emilio Aguinaldo, 10 pesos Apolinario Mabini, Rizal yung piso, sa Barya piso, tapos meron pang Juan Luna, 25, Marcelo H. Del Pilar, yung 50 centimos. May lapu-lapu pa yung 1 centavo, no? Yan yung mga pera noon eh. Tapos may yun nga, Rojas, I see Quezon 20, Etneb, di ba? 50 si Serious Mania, Manuel Rojas 100. So, ang ilalabas noon 1985 yun. Na 500 sana yung susunod na ay si Ferdinand Marcos po yung nakalagay sa pera. No? Pero nagkaroon na nga ng EDSA Revolusyon. Ibig sabihin, ipinantay si Ferdinand Marcos sa mga bayani. Eh buhay pa siya noon, siya pa yung nakaupong presidente. And in fact, hindi naman bago yung naglalagay ka ng pinuno sa pera. Kasi di ba sa ibang bansa, yung lalo na kapag ka monarchy, no? Si Queen Elizabeth, no, ay pera siya, mukha siya sa pera sa napakaraming lugar. Pero usually, ang nilalagay sa pera, kung hindi ka naman monarch, ay patay ka na. No? Ilalagay ka na sa pera kung patay ka na. O isa kang ano, no, national hero, isa ka sa mga national heroes. So, yun po ang ano natin, ano, yun yung ating makikita dito na issue ay una, ano ba yung dapat ilagay sa pera? So, noong panahon na yan, actually, nagkaroon ng People Power Revolution. So, si Ninoy Aquino
yung nilagay sa pera, yung Asia Week photo na siya ay naka sa lukbaba, no? Doon sa pera na iyon. At of course nung panahon na yon, talagang malaki yung clamor doon sa malaki yung euphoria, tawag doon yung pagsasaya natin doon sa naganap na People Power Revolution. Kaya halos wala namang nagreklamo na si Ninoy Aquino ang inilagay sa pera, no? And of course, ang problem nga diyan, and eventually sumunod na lang yan, kundi ako nagkakamali, 1990s na nilagay yung si tinatawag natin na si ano, si sino to? Si Jose Falianes Escoda, si Vicente Lim, at saka si Jose Abad Santos. Sila po yung mga World War II heroes natin. Okay. So sige, bakit po sila nandyan sa pera? Okay, sige. World War II heroes, una ay si Jose Abad Santos, ang Chief Justice ng Supreme Court. Actually, hindi siya nanungkulan na Chief Justice eh. Na elevate siya na Chief Justice, no? Tapos hindi siya masyadong nakapanungkulan, no? Kasi na as Chief Justice, associate justice siya, no? Pero nung dineklare yung digmaan, siya yung ginamang Chief Justice. Tapos iniwan sa kanya yung ano, yung kumbaga parang sinasabing siya yung naging kahalili ni Pangulong Quezon. Doon sa tinatawag na kumbaga parang siya yung naging pangulo. Eh nahuli siya ng Hapones, na dinala siya sa Mindanao, o nahuli siya sa Mindanao, tapos dinala nga siya doon at siya po ay nung nag-refuse na makipagtulungan sa mga Hapones, siya po ay pinatay. Siya po ay pinatay nila. Oh? So, yung anak niyang si Pepito, binatilyo na noon, aide-de-camp. Na aide-de-camp siya, no? Inano siya niya, no? Tatay niya. No? Si kinausap siya ng tatay niya, no? Papatayin na nila ako. Tapos syempre, si Pepito ay umiyak, no? Pero sabi ni Jose Abad Santos sa kanya, "Do not cry, Pepito," sabi niya. "Show them that you are brave. It is a rare privilege to die for one's country, son," sabi niya. And then after nung magkausap sila, he marched proudly, no? Hindi niya ang nangyari ay tumungo siya sa doon sa bahay. Hindi niya pinanood yung tatay niya na pinatay. Tumungo siya sa isang bahay, doon sa isa sa mga bahay doon, may prayer book siya, binuksan niya yung prayer for the dead, tapos umalingaw-ngaw na yung putok, and he knew that his father was gone. So, talagang kabayanihan yung ginawa ni Jose Abad Santos. Gayun din, mayroon mga bayani tulad ni Jose Palianes Escoda na founder ng Girl Scouts of the Philippines. Siya naman yung nag-philanthropist. Kumuha siya ng mga pagkain. Tinulungan niya yung mga nasa concentration camp, yung mga nasa POW camp, at binigyan niya ng mga pagkain ng mga ito. Of course, dahil sa mga aktibidad niya na yun, nakikipagtulungan siya sa mga guerrilla, nahuli siya at nakita nila na nakulong siya sa FEU, at after that ay bigla na lang siyang hindi na siya nakita, hindi na, kumbaga they believe that she was executed. In fact, ang sinasabi na inexecute siya bago dumating ang mga Amerikano, January, nakarating na sila sa Lingayen, pero dahil paparating na sila sa Maynila, no, konting araw na lang nag-survive sana si Jose Palianes Escoda. Ayun, pinagpapatay sila, no, ng mga Hapones. Gayun din, nandyan si Vicente Lim. Si Vicente Lim ang pinakaunang West Point graduate. Ibig sabihin, sa United States Military Academy po siya nagtapos. Pinakaunang Pinoy. At general po siya, at naging guerrilla leader. Namuno siya ng mga guerrilla, pero nahuli siya ng mga Hapones, at siya rin ay pinaslang ng mga Hapones. Hindi rin natin alam, pero mukhang ang paniniwala ng mga historiador, magkasabay silang pinatay sa isang grupo ni Jose Palianes Escoda. Opo. So, 33 watchers na po tayo. Mabuhay! Mas marami po itong panunod na ito kesa sa usual live ko. Ano? Okay, sige. So, sila po yung nandyan dahil sila yung World War II heroes natin. Sila po yung hero natin nung digmaan. Liban po dyan, kasi pinag-usapan natin, yung pera natin is a teaching tool.
Liban po dyan, meron pong 1,000, yung doon sa 1,000 pesos sa likuran, nung unang edition nitong tatlong tao, nung Tito Vic and Joey, ano? Sorry, nagbibiro lang ako. Jose Palianes Escoda, Abad Santos at si Vicente Lim. At Chinoy pa yan, si Vicente Lim, at Chinoy. Yung tinatawag natin na ano, na Austronesian na mga cultural markers. Ano yung Austronesian cultural markers? Ito po yung tinatawag natin na mga ebidensya ng ating pinagmulan na hindi galing tayo yung payo o yung rice terracing, yung arkitektura, langgal yon, no? Simbahang muro, langgal na parang bahay kubo. Yun yung arkitektura. At saka yung manunggul jar. Eventually, ganitong nangyari. Nagkaroon ng new generation banknotes na tinatawag natin. Itong mga new generation banknotes ay tinanggal yung mga historical na nasa likuran. So, tanda natin, no? Dati, ang pera natin, araling panlipunan. Di ba? Kasi sayan siya. So, ano yon? Yung perang papel. Perang papel muna yung pag-usapan natin kasi pag barya, magugulo tayo, masyadong marami, no? 5 piso, Proclamation of Philippine Independence. Oh? Ano yan? Yung tinatawag natin na ito. Alam mo, maganda, isa-search ko yung ano ba yung mga pera natin, ano yung tawag. Kasi mas alam na mga collector ito eh. Pero yung tinatawag natin na yung bago yung New Generation Series, ano nga ba tawag nila doon? I-ano natin, nasa Wikipedia naman yan, ano? Yung Philippine Banknotes. Yeah, Philippine Banknotes. Para maganda, no? Tsaka baka ngayon, pwede nyo rin i-ano sa akin. Kasi mas magaling kayo dyan, eh. Sa ano na yan, no? New Generation Currency yung ngayon. Banknotes of the Philippine Peso. Yes, okay, sige. So, hindi natin i-discuss lahat kasi napakarami niyan. Diba? Napakarami talaga niyang banknotes natin. Pero yung ano, no? Meron tayong tinatawag na Filipino Series. Okay, Filipino Series, magmula 1969 to 1977 yan ginawa. At ito yung tinatawag natin na bagong lipunan. Okay, yung bagong lipunan na tinatawag natin. So yung bagong lipunan na yan, ang piso noon ay perang papel pa. Tapos, sirisa lang nakalagay. Eventually, sa pagkakaalam ko, naging... hindi, iba pa yon. May Filipino Series pa. Bago yung bagong lipunan, no? Piso yung si Rizal, no? Tapos si Bonifacio ay 5 piso, no? Pero eventually almost the same design. Almost ba? Tingnan nga natin o namamalik mata lang ako. Yeah, almost the same design. Yung Filipino Series, nilagyan lang ng bagong lipunan, tapos si Rizal naging 2 piso na imbis na piso. No? Tapos si Bonifacio yung nasa 5 piso noon, pero yung nasa likod niya, yung Declaration of Philippine Independence po. Ay, hindi, Katipunan. Sorry, mali. Katipunan. Declaration of Philippine Independence yung reverse nitong 2 piso naman si Rizal. Kay Mabini, ang nasa likod po ay yung tinatawag natin na Baraswain Church, First Philippine Republic, no? And si Manuel Quezon, Malacanang Palace. Malacanang. And then si Eusebio Osmeña, yung Kongreso, which is now the National Museum. Yan yung ano, yan yun. And then yung 100, si Manuel Rojas, ang nakalagay po ay yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya po yung tinatawag na bagong lipunan, banknotes, no? Now, eventually po, mga kaibigan, eventually, no? Magkakaroon ng tinatawag na New Design BSP Series. Ito na po yung naabutan ko. Ito yung naabutan ko. So, wala na po yung perang papel na Rizal. Naging piso na lang siya. 5 piso po si Aguinaldo. 10 piso si Mabini. And eventually kasi tinanggal yung Bonifacio. Nilagay ulit siya. Kapartner si Mabini. Oh? Baraswain Church sa Katipunan. So, pinagsama yung dalawa. No? Yung sandugo. Around 1997 to 1998, naalala ko eh, nung pinalitan yung 10 piso, nung dalawa na sila. No? And then, of course, si Manuel Quezon, same. Si Eusebio Osmeña, same. Rojas, same. And then, nagkaroon ng Diosdado Macapagal.
O, panahon ni Pangulong Gloria ito. So, ang nasa likod ng Diyosdado makapagal ay yung EDSA 2 na tinatawag natin. People Power 2. Oh? So, yan. Pinalala sa akin noon ng 10 sentimo si Baltasar. Ayan. So, pag tinignan mo yung yan, yung 500, panahon din ni Tita Cory naman ito, yung tinatawag natin na ito, yung Ninoy Aquino na nakasalukbaba, no? At saka meron naging movement noon. Sinusulatan yung ano, yung NHI, yung pangitiin si Ninoy movement. Kasi daw malas daw yung ano, malas daw yung nakasalukbaba, malas sa ekonomiya natin. Kaya sabi pangitiin daw si Ninoy. Kasi ang dami noon, ang daming interpretation na malas yung banknote kasi may ahas. Tingnan niyo yung dating 500. Yung may ahas sa likod, parang may cobra. Ay, sarap, sarap actually. Mayroon parang cobra dun sa gilid. Oh? Sabi nila, ano daw yun? Malas daw yun. Oo. So, yan ang sinasabi natin. So, ang gusto ko, yung 1,000 dati, na tinatayan, yung BSP series na yan, yung anong tawag nila dito? Yan, new design, BSP series. Na umiikot yan from 1983, oh, pinalitan kasi hindi na nga bagong lipunan eh. Bagong republika na nung panahon ni Marcos. Nagpalit na from 1981 na wala na yung martial law, bagong republika na. So, obsolete na yung bagong lipunan. So, 1985 po siya na in-issue una yung kay Emilio Aguinaldo. Okay? And then, yung pinakahuli nga po ay yung si yung kay ano, Diosdado Macapagal. Oh? 2002. Oo. So Magama si Macapagal Gloria at saka si Magama Diosdado Sarap Gloria sa likod, no? Doon sa EDSA 2 yung nanunumpa si Gloria. So, okay. So ang gusto ko talaga dito yung tinatawag natin na yung detalye nung pera nung 1,000 pesos. Oh? At ano po ito, no? Yung payo, rice terraces, langgal, which is Filipino architecture, bahay kubo, at yung manunggol jar. Okay, so, yan ang ano natin, yan yung makikita natin. Alam nyo, I dare say this, kung wala yung mga simbolo na yan, di na mapag-uusapan yung kasaysayan. Eh. Diba? Ng mga ordinaryong tao. Kumbaga, may history, may part sila ng history diyan sa perang papel na yan. Diba kasi pag-uusapan nila, ano yung simbolo niyan? Bakit Malacanang yun nakalagay diyan? Bakit doon sa 100 piso may Bangko Sentral no sa ano no sa likod kasi yung Bangko Sentral sinimulang planuhin niya ni Manuel Rojas eh. Si Quirino ang nagpatupad no. Pero meron doon yung tinatas yung watawat noon. Tinatas yung watawat ng Pilipinas, binababa yung watawat ng Amerika. So ano to? Sabi nila, ano to? Yan yung Independence Day noong 1946. Kasi binalik si Noli yung ating independence. So it's a way, like stamps, it's a way of talking about history. Oo. So ngayon, eventually, nabago po yan, yung new series na yan. Oh? Nagkaroon po tayo nung tinatawag natin na The New Generation Currency Series 2009. Okay. Ang mapapansin natin dito, tinanggal na po yung history sa likuran. Nilagay ho yung history kasama nung tao dun sa harapan. At binalik yung flora and fauna tsaka yung mga ano natin, yung mga natural resources. Kasi dati nagkaroon tayo ng flora and fauna series noong yun, yung BSP. Yung new design BSP series. Ito po ay ginawa ng flora and fauna sa likod, bayani sa harap. Sa likod ay yung ano, 'di ba, yung agila, 'di ba? Yung kay ano, Andres Bonifacio 2 piso, Cocos Lucifera. Tapos yung Babalus Mindorensis. O kita mo, alam ko yung scientific name ng hayop. Kasi nasa pera siya eh. Babalus ni Mindorensis, Cocos Lucifera, no? Nandun siya.
So, yun yung makikita natin. So, pwede siyang teaching tool. At ako, tinuturo ko yung Austronesian, pinapakita ko muna yung 1,000 peso bill. Oo, yung likuran niya. So, nawala lahat yun nung tinanggal yun. Okay lang naman kasi syempre may appreciation ka nung tinatawag natin na environment natin, natural resources natin, yung mga endangered species natin. Diba? Wala naman tayong problema doon. Diba? Pero, yun nga, nabawasan na nga yung Philippine history sa K-12 sa high school, binawasan pa yung history doon sa ating pera. Oh, kung hindi man, nilagay nila doon sa kabila, maliit na lang. Maliit na lang. Hindi na halos napapansin. Hindi ko na nga napapansin eh. Oo. Ah, Bubalus pala. Thank you, Halconite. Bubalus. Bubalus, hindi Baba. Si Babalus pala yung komedyante yun. Sumalangit na lang. Kaluluwa. Bubalus. Oo. Thank you po. No? Tsaka dapat pala, kapag ka ganyan, yung kanyang classification, malaki yung sa first alphabetize, pero dapat small letters na lang lahat yung dun sa second. O yung pangalan, kumbaga. So, Bubalus Mindorensis. Yung Bubalus ay large. Tapos, laging, ang scientific name po, laging laging dapat naka-italicize. So, yun po. Thank you, Halconite. Napansin ko nga, sir, mga Florian Fona na talaga, probably to promote Philippine tourism, sabi ni Kent Joper. Hello, Luciano Abay. Shante Kabantog. Yes, inalis na po yung Manong Gudjar. Luciano Abay, hello. Balista Mapping. Derek Macho Britanico. 39 na yung viewers natin. Hello, Amy Adiwang. Ang isa sa pinaka-aktibo nating signer. Thank you po. Makasaysayang gabi, Sir Shao, GDC student from NDMU, sabi ni Shante Kabantog. Thank you po, no? Shante, ibibigay ko na yung grade nyo. Huwag kayong mag-alala, no? Allen. Hello, Allen. Thank you po. Ken Joper Salvador, NGC series yata, sir, yung tawag sa pinaka-recent. Yes. New generation currency. Oo. Luisito Olagario, hello. Game boy, good evening kuya, ganda ng place mo. No? Opo, nasa hotel po ako ngayon kasi yung aking, actually I mean Arzo Hotel. No? Napakaganda ng hotel na to kasi katabi po siya ng Paco Park. No? At nandito ako ngayon kasi maamoy po yung pintura sa aking place. No? So, thank you. Ana Cobalyes, hello. No? Oo, hello po, no? Sabi ni Kent Joper, I think, sir, one of the things that the three Martins have in common, hindi na nakita yung kanilang bangkay. Actually, totoo ka dyan. Tama, alam mo, galing mo, Kent Joper, hindi na nakita yung bangkay ng tatlong World War II heroes. Totoo ka po dyan. Oo. Sabi ni Luisita Lagario, 10 centimos si Baltasar. Thank you po. Wow, sayang, ganun pala nung 80s, may lapu-lapu. Yes po, may lapu-lapu po. Sentimo, no? Franz Bert Gomez, yes, pedagogical tour. Thank you po, no? Kaya pala Mickey Mouse money kasi walang silbi. O parang play money lang. O yan. Abahandi, hello. Thank you. O, ayan. Alos nabasa. Nabasa ko na. Oo. John Paul Nimes, yes. Oo. Okay. Sige. Okay, sige. O, yan. Yung 5,000, yes. Sila pula po ay nabalik sa 5,000 as a commemorative. Hindi natin muna pag-uusapan yung commemorative kasi sobrang dami nun. Di tayo matatapos. Di tayo matatapos agad, no? So, yun muna ang carry sa pera, commemorative ang tawag. So, yung sa 5,000, sila pula po, commemorative. Yes po. Oops, your connection is unstable daw. Oo, yan. Sige. Salamat po. Uy, 39 viewers. Thank you po, no? Pop Show, good evening. Pwede po kaya i-cancel yung balak nilang pagpalit ng mukha ng pera? Cyber enteng. Opo. Pagka sinabi nyo po na ayaw ninyo, di ba baka makinig po sila? So, sabi proposal pa lang naman ito. Miguel Bonifacio, hello from Teresa Rizal. Yes. Jan Kayakay. O, ito na ngayon. Okay. Sabi ni Jan Kayakay, posible po ba, Sir Xiao, na ganun din po yung gawin nila sa ibang perang papel. Okay. Pag-usapan natin yan ngayon.
Noon pa po proposal na tanggalin lahat ng politiko sa ating perang papel. Noon pa po proposal. In fact, proposal po yan ni NHCP Chair Ambet Ang Ocampo. Na dahil nagre-reklamo yung iba na may undue advantage yung mga Rojas, yung mga Aquino, yung mga Macapagal, kasi yung name recall nila sa political kasi nandun sila sa pera. Okay? Eh, alam naman natin, di ba? Nadagdag pala dun sa new generation currency. Di ba, si Ninoy Aquino, kakamatay lang ni Tita Cory nun eh. Si Tita Cory nilagay kasama ni Ninoy. Di ba? So, at nakangiti na si Ninoy. Napangiti na nila. Napangiti na yung Ninoy. Yung favorite picture ni Ninoy na yung nilagay. So, may sinasabi, Anjuan ba? Yun yung pinakadahilan ng iba. So, wala pa yung kinakancel si Cory Aquino, si Ninoy. Wala pang ganun. Yan ay sinabi na noon. In good faith. In good faith. Ibig sabihin, maganda yung hangarin noon nung proposal ni Sir Ambet Ocampo. Actually, isang proposal pa, ipangalan sa mga historians o ilagay yung mukha ng mga historians. Ay, panalo yun! Diba? Makakakita ka si Gregorio Saide ang nakalagay sa pera o kaya si Teodoro Agoncillo. Diba? Pwede rin ganun. Diba? So, yan yung isang proposal noon. Pero hindi naman siya pinapakinggan. Ibig sabihin, actually, advisor, kundi ako nagkakamali ayon sa aking bubuit, advisor siya ng money board. Yung money board po ang nagdidesisyon yan. No? And, eto na nga, no? Sinasabi daw na may kinalam, ano, na konsulta daw sa National Historical Institute. Yung unang presser, na konsulta daw ito sa National Historical Institute at sa Office of the President. Ito lang po yung sasabihin ko sa inyo. Wala na pong National Historical Institute. Nagkamali po. Wala ng NHI. At ito pa yung matindi dyan. Makitest tayo ng konti, no? Hindi siya dumaan sa NHCP. Hindi totoong dumaan sa NHCP. I think they retracted. Kanina sa TV Patol, tinanggal na yung NHI, quote-unquote NHI, dun sa balita na ito. Sabi, ito'y approved by the Office of the President and the Money Board. Hindi na nila NHI, pero hindi po yan dumaan sa NHI. Wala akong dumaan sa NHI o sa NHCP. No? So, at yan ay kailangan pag-usapan. Kung yan ba ay narangapat ba. Diba? Kung NHCP, I'm sure, medyo kung tatanggal yung history. And how far will they go? Diba? Yun ang tanong dyan eh. Tatanggalin lang ba nila yung mga politicians? Tatanggalin lang ba nila yung mga politicians? Yung Quezon, Osmeña, Macapagal, Aquino? Eh kaso, inuna na nila yung hindi naman politician eh. Bakit 1,000 yung inuna? Siyempre kung 500 yung inuna mo, masyado nang halata yun. Masyado nang halata. Diba? So sasabihin lang nila eh kasi 1,000 yung pinakadulo eh. So yun ang anuhin natin, yun ang unahin natin. And then susunod-sunod na nila yan. Diba? Okay, fine, 'di ba? Hindi kaya hinahanda tayo? Sandali, ito na. Sandali, unstable tayo. Maganda 'yung sasabihin ko. Hindi pwedeng ano 'to, no? Hindi man maganda, pero medyo nakakatakot, 'di ba? Your connection is unstable. Oo. Naririnig niyo pa ba ako? 42 viewers, maraming salamat po, no? Yeah, si Edsa, Joe Electric, sabi niya si Epifanio de los Santos, mas deserving pa siguro. No? Hail Peach, Princess, hello, no? Japet Trentuma, sir, good evening. Mas maganda po siguro magkaroon ng public consultation bago i-implement ng BSP yung bagong larawan ng ating currency. Yes po. Huh? Tama po yun. Moren Habakon. Ito yung public consultation natin. Magingay kayo sa FB. Huh? Sir, good evening. Mas maganda po siguro na magkaroon ng public consultation. Yes. Moren Habakon, Nabia, I guess kung dumaan po talaga sa NHCP din nila pinahihintulutan ng desisyon na yun. Oo. I still prepare, sabi ni Amy Adiwang, those zeros to stay on the 1,000 peso bill. Luisito Olagario, may reklamo rin po ang Abaca Partner.
Oh, ayan. John Jay Kayakay, clear, loud and clear. Ayan, thank you po. Thank you. Carol Balesteros, thank you. Okay lang ako sa pagtanggal sa mga politiko, pero magsana ang mga bayani. Oh, ayan. Oo. May kanina may nabasa ako eh. Yeah. Cyber Enteng, po, salamat po. Mabuhay Bayaw. Thank you po. No, mabuhay Bayaw. Bakit, what is the reason why hindi mahanap yung bangkay ni Skoda, Joe Electrics? Kasi hindi nalaman kung saan. Hindi talaga nakita. Hindi rin natin alam kung paano sila pinatay. O, sabi lang nila, baka sa North, sa Chinese Cemetery daw. Kasi doon inipon yung ilang in-execute nila sa Chinese Cemetery. But we really do not know. O, ayan. Ito na yung sasabihin ko. Ito na. Miguel Bonifacio, sabi niya, kung mananalo si BBM sa election, I know what he'll do in the back no space palm. Hinahanda na po tayo doon. Napaka-awkward, di ba? Pag nanalong presidente, Ferdinand Marcos Jr., tapos nakapirma siya doon, di ba? Sa mukha ni Ninoy at ni Cory, napaka-awkward noon. Napaka-awkward. Kaya hinahanda na tayo. Hinahanda na tayo. Oh, hinahanda na tayo na talagang tatanggalin na. Buburahin na yung Aquino dyan sa pera dahil Marcos na yung nakaupo. Diba? Oh. Ano, Amin Dorensis, Luisito Elagario. Hello po, hello po. Oo, yan. Sabi ni Errol Barilesteros, our history reflects our history like as a nation. Oh, yan na nga. No? Oh, yan. Sige. Thank you po. Derek Macho Britannico, hello. Salamat, salamat, salamat. Okay, tingnan na. Oh, sige. Ayan, no? Yes. Correct, correct. Di ba? Oo, John Isar Bacaw, kumusta po, no? Oo. Jojo Dai Wilt, ain't it a bit conspiracy? Oh, it's very clear. Di ba? It's very clear. Di ba? Duterte administration ngayon, syempre. Di ba? At hinahanda na nga. Although, of course, nakikita natin may drama ngayon, di ba? But we will see. Makikita natin yan that it will unravel. Diba? Jobert Narte, sa likod na lang po sana ang flora and fauna. Oo nga, diba? Flora and fauna na nga. May flora and fauna na nga tsaka ano, environment sa harap. Sa likod din. Diba? Ano ba yan? Oo. Sir, out of context, Lenny o BBM? Albacea, obvious ba yan? Obvious ba? Nakakampink tayo, ano? And by the way, huwag niyo akong hiritan na dahil historian ako, hindi dapat ako pwede magkaroon ng political stand. Kung kayo may political standard, kayo yung mga Filipino citizen, may karapatan din ako. Okay? Pero, I will never lie for my candidate. I will never say untruths for my candidate. Yan ang aasahan nyo sa akin. I will never say untruths for people I like. Yan ang maasahan nyo sa akin. No? Hindi ko sinasabi na kung sinusuportahan ko ang isang tao, perfecto na siya. Hindi po tayo ganun. Okay? Sige, maraming salamat po. No? Miguel Bonifacio, si President Magsaysay, deserve na nasa bill. Oh yeah, definitely. Definitely. Jobert Narte, makasaysayan gabi po, Prof. Shaw. Sana po sa likod na lang po, nabanggit na. Ibalik na lang yung historical treasures unbehandly. No? Ikis-ikis, sabi. Awkward pag nanalo si BBM, tapos magbibigay siya ng message to the Filipino people pag ends sa revolution, anniversary, at pag Ninoy Aquino Day. Totoo yun. Yan. Okay, so, tuloy natin, ano? Ano yung implikasyon pag nawala yung pera? Di ba? Ano yung implikasyon pag nawala yung sa pera, I mean, pag nawala sa pera, yung mga bayani? Ano ang implikasyon niyan? Oh? Ano ang implikasyon niyan? Tingnan natin, ano? Una, meron pong survey. Sayang hindi ko maipapakita, hindi ako nag-zoom eh. Pag-aaralan ko po para mas mapaglingkuran ko pa po kayo sa mga susunod na araw. Sa mga next live natin, itong YouTube, kasi ngayon lang ho ako unang nag-YouTube eh. Oo, so, ano po yung, pero babasahin ko po itong study, bayani. Okay. National Heroes Day. National Heroes Day. So, babalikan ko po yung National Heroes Day ko na lecture sa DepEd. Panoorin niyo po yan, no, sa ating Facebook, sa ating YouTube channel, the National Heroes Day Lecture for the Department of Education.
Pinakita ko po dito ang isang survey of national heroes na ginawa noong March 2011. Okay. Sasabihin ko po sa inyo, no? Kung sino yung mga top natin na heroes. Okay. Based on the SW survey, first quarter 2011, March. Okay. Jose Rizal, huwag muna. Dapat sa galing sa ilalim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 2011 po ito, no? Okay. Okay, titingnan natin. Lapu-Lapu, number 10. Lapu-Lapu, 3.7%. Ay, yan. Lapu-Lapu. Manuel L. Quezon, 3.8%. Number 9. Number 8, Ramon Magsaysay, 4.3%. Ferdinand Marcos, 5.1%. Huh? Emilio Aguinaldo, 11%. Ang tanong, persons considered to be genuine Filipino heroes. Huh? Kasama si Aguinaldo at Marcos. Apolinario Mabini, 14%. Top 5. Kakamatay lang ni Cory noon. So top 4 po, Cory Aquino, 14%. Top 3, Benigno Aquino Jr., 20%. Top 2, Andres Bonifacio, 34%. At yung top 1 po, Jose Rizal, 75%. Ayan. So, may multiple responses po. They allowed up to 5 responses. So, ano makikita natin dito? Bakit ito? Ito, meron pa akong survey. Nag-survey din ako ng around less than 50 na urban poor ano natin, ano? Less than 50 urban poor POs na tinatawag natin. 45 POs, People's Organizations Leaders, noong August 7, 2011 naman. At nagtanong po ako sa Urban Poor Associates, no? Sa kanilang opisina. At ito po ang kanilang mga toto, urban poor leaders, 11 males, 39 females. Oh. 13 sa kanila ang tumungtong sa high school, 21 ang nakatungtong sa kolehiyo. 3 lang sa kanilang nakapagtapos. Okay, yan po yung kanilang profile. No, mula sa Baseco, 8 sa Baseco, Estevo San Miguel, 15, Estevo de San Sebastian, 2, Montalban, 2, Caloocan, 4, Radial, 10, 3, Isla Puting Bato, 4, North Harbor, Siam, Parola sa Tondo, 2, Ulingan sa Tondo, 1. So, well represented po yung mga urban poor communities natin. No? So, sa survey pala natin, no, nakatiniho 45, no? Well, 38 POs plus 2 volunteers answered the essay. So ano po yung lumitaw sa ating ang top 12 po na may tig isang boto, Lapu-Lapu, Diego Silang, Francisco Dagohoy, Marcela Agoncillo, Julian Felipe at Serious Menya. Okay? Number 11, 2 sumagot, Cory Aquino, 2, Manuel Rojas, Francisco Balagtas, Gumbosa, tig 2. Top 10 po, tig 3 sumagot, Juan Luna, Ramon Magsaysay, Ninoy Aquino. Number 9, 4 ang sumagot, Gregorio Del Pilar. Number 8, 5 ang sumagot, Marcelo Del Pilar. Number 7, tig 7 ang sumagot, Emilio Jacinto at Manuel Quezon, Tay. Number 6, Melchora Aquino, 8 ang sumagot. Number 5, Gabriela Silang, 9 ang sumagot. Number 4, Emilio Aguinaldo, 16 ang sumagot. Number 3, Apolinario Mabini, 19 ang sumagot. Number 2, Andres Bonifacio, 38 ang sumagot. At number 1, Jose Rizal, 42 ang sumagot. Okay. Am I making sense here? Bakit ko binasa itong surveys na ito ng SWS at ang survey natin sa around less than 50 urban poor people's organization leaders or POs? Simple lamang. Kung titignan po natin yung kinilala nilang mga bayani, ito po yung mga bayani na nasa pera. Okay? Karamihan po ng sagot nila, ang mga bayani po, mga nag-top, ay yung nasa pera.
Kung tatanggalin natin ang mga personalidad na ito sa pera, no? Parang tinatanggalan natin ang avenue na makilala ang kasaysayan natin ng mga tao. So kaya nga, okay, pwedeng sabihin, i-consider kung sino yung mga tao, pero huwag sanang tatanggalin yung bayani. Yun po ang punto ko ngayong araw na ito bago tayo matapos. Huwag po nating tatanggalin yung mga bayani. No? Huwag puro halaman at saka hayop. No? Ilagay nyo yan dyan, pero huwag nyo tatanggalin yung kasaysayan kasi tinanggal nyo na nga yung kasaysayan nung nilagay nyo yung new generation banknotes sa likuran, nilagay nyo sa harapan, maliit, hindi na nakikita. Ngayon, bubuhayin nyo na yung kasaysayan, puro na nature. Bakit? Para hindi political yung pera natin. Diba? So wala nang kasaysayan. Eh, yun naman ang gusto nyo, diba? Baloktotin ang kasaysayan. Oh. Diba? Oh, number 49. 49 na po yung nanonood sa atin. Mas marami pa tayong nanonood dito kaysa sa FB. Kaya dito na po tayo sa YouTube. Salamat po sa 28,000 subscribers. No? Mabuhay kayo. Okay, eto na. No? Isa pa, yun na nga. No? Yung tanong kanina, at tanong ko rin ito sa isang dating miyembro ng Money Board. Kaso sinabi niya, hindi ko alam ang sagot kasi baka tanungin mo yung kaibigan mong isang historiador, baka mas alam niya. E sinabi niya sa akin, tinanong ko, how far will they go? Kung buburahin si Jose Abad Santos, si Escoda, at si Vicente Lim sa pera natin, ibig sabihin ba nun, sunod-sunod na yan, buburahin na yung mga bayani natin. Okay. Una, yung mga presidente. Aabot ba tayo sa pagbura kay Andres Bonifacio sa 5 piso? Aabot ba tayo sa pagbura kay Jose Rizal sa piso? Baka kung yan po mangyayari, baka magkapatayan po. Hindi magkapatayan in the sense na magpatayan literal, pero I do not think it will sit well with people. Kung tatanggalin sina Rizal at sina Bonifacio. Baka ang gagawin nila, sasabihin nila, o, di ba, nilagay na si Quezon sa barya. Lahat ng nasa barya, saved. Lahat ng nasa barya, saved. Sino yung nasa barya ngayon? Si Rizal, si Bonifacio, at si Manuel Quezon. Pero lahat ng nasa perang papel, tanggal lahat ng tao. Yan ang nakikita ko. Yan ang nakikita ko. Kasi lahat po yung mga nasa itaas, maliban doon sa tatlong bayani, ay mga presidente ng Pilipinas. No? O, yeah, si Cory Aquino kasama. Si Ninoy Aquino hindi naging presidente, pero political figure. Okay. Siyempre, marami sa amin malulungkot. Kasi si Ninoy Aquino, para sa amin ay bayani. Diba? Ako, hindi ko alam. Hindi naman sa hindi ako nag-agree na si Tita Cory ay nilagay nila sa 500 na magkasama na sila. Pero siyempre, iconic din yun kasi presidente nun si Noynoy eh. No, presidente si Noynoy. So, nakapirma si Noy anak. Wala akong masyadong emotional na ano. Kasi, sa totoo lang, hindi naman talaga kinonsider ni Tita Cory yung sarili niya na kapantay ni Noy. Eh. Hindi naman ganun yung tingin niya. Napaka-humble ni Tita Cory, ni President Cory, sa ganyang usapin. No? Siya yung naging pangulo. Pero kasi, siyempre, kabayanihan yung ginawa na talaga national heroism yung ginawa ni Noy. Eh. Dahil sa kanyang pag-uwi at nagpakita siya ng example ng kagitingan, talagang napagbuo niya yung oposisyon. Okay? At wala akong sinasabing hindi historical dito. Totoong nangyari yan. Diba? Kaya nga nagkaroon ng people power. Kasi kahit papano, yung isa yung mga ginawa ni Ninoy para mapalakas yung anti-dictatorship movement. Dahil nga eventually, ang mangyayari nga dyan ay dati-dati, marami nang lumalaban. At yun, kinoconsider ko buong revolution yun eh. Yung 14 years na madugo, maraming violation ng human rights, maraming naghirap, pababawiin lang yung kalayaan natin. Climax lang yung 4 na araw na sinasabi peaceful revolution daw. It was not totally peaceful. Pero malaki yung papel ni Ninoy dyan. So sige, yun, masakit sa akin yun, di ba? Pero mas masakit sa akin pag tinanggal yung Bonifacio at Rizal.
Pero what if, ano kaya ang plano nila? May plano ba silang ilagay yung tatlong bayani, yung pinalitan nila ngayon, nung Haribon, sa ibang mga pera? Ilalagay kaya sila sa ibang pera? Papalay mo, maglabas sila ng 50 barya, nandun na yung tatlong bayan. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Kaya kailangan liwanagin nila yan. Yan yung mga tanong. Hanggang sino ang tatanggalin nila? No? At kailan nila ipapatupad yan? Diba? Pangalawa, kung yung mga presidente tatanggalin, yung mga politiko, bakit tinanggal nila yung World War II martyrs? Diba? Number three, paano na ang kasaysayan? Paano na ang kasaysayan? Kasi binura na, dati kasaysayan, natututo yung tao sa pera. It's a pedagogical tool. Sabihin ito, leksyon sa piso. Imaginein mo yon. Paano matututo, paano masisimulan yung pagtuturo kay Rizal kung wala siya sa piso? Diba? O si Andres Bonifacio man lamang. Diba? So, yan po yung sinasabi natin. Diba? So, yun ang mga katanungan. Diba? In a way, tanggapin natin na yung paglalagay ng tao sa pera, mali. No? Yung paglalagay ng, tama, yung paglalagay ng tao sa pera is a political decision din. Diba? It's a political decision. Nagde-decision noon. So, huwag ka, magulat ka, baka ibalik naman yung mga bayani, pero dahil Marcos na yung nakaupo, diba? Dahil tinuturing, maraming clamor, baka may clamor, biglang magkaroon ng clamor, ilagay ulit sa pera si Ferdinand Marcos. No? Now, huwag kayong magtataka kasi nangyari yan eh. Sa ibang bansa, tandaan natin yung mga peron sa Argentina ay pinatalsik ng revolusyon, 'di ba? Mahal na mahal nila si Eva Perón. Pero diktador si Juan Perón. Pinatalsik si Juan Perón noon pagkamatay ni Eva Perón. At tinray na burahin yung alaala ni Juan Perón. Pero eventually dahil nga yung pumalit kay Juan Perón ay mas malalang diktadura, no? Ang nangyari, lumakas yung Peronismo. At na-rehabilitate yung mga Perón. Na-rehabilitate. Kaya ang daming fans ng mga Peron. At anong nangyari? Ngayon po, nakalagay ulit sa perang papel si Evita Peron. Nakalagay na po siya sa pera. National hero. Isa sa mga national hero nila. So, posible yan. Huwag nating i-discount yung possibility. Nagagawin nila yan. Ngayon, syempre, una ako, papayag ba tayo? Diba? Na ganun. Marami sigurong papayag. Hindi ko na i-discount yan. Diba? Pero, what would that reflect upon us? Diba? Na, kasi, iba. Huwag na natin pag-usapan kasi masyadong emotional tayo dyan, ano? At, ayoko munang pag-usapan yan dahil, kailangan na, mas objective tayo. Diba? Mas objective. At objective naman ako about the Marcoses. Diba? Pero mainit ang politika. So, iiwasan ko muna yan ngayon. Pwedeng pag-usapan yan sa ibang panahon. Kasi hahaba tayo. Mas gusto kong basahin ngayon. Okay, tingnan natin, ano? Okay. Oy, eto na. Eto na, ano? Meron po ngayong lumabas na inilabas po daw si Iben De Mata, no? Na April 2022 daw, at mukhang yung proposal ay gawing top share yung nasa 500. O top share yung nasa 500. So, medyo nag-leak na yung ibang mga ano, no? Hindi natin alam, pero mukhang nag-leak na yung ibang mga yung ibang mga sinasabing disenyo, no? Pero hindi natin alam. We still have to see. We still have to confirm. We still have to confirm. Okay, sige. So, I will end this live. Sige, bago ko tapusin yung live, no? Bago ko tapusin yung live natin,
Meron akong babasahin mula sa isang kaanak ng isa sa mga bayani ni Jose Abad Santos. Diba? Pero, yan. Thank you, 68 viewers. Galing. 68 viewers. Oo. Sige, sige. Tingnan natin. Tingnan muna natin, ano, yung ating mga live natin, ano? Yung ating mga comments. Basahin muna natin. Okay. Sabi ni Ken Jopper Salvador, okay lang po ako sa pagtanggal sa mga politiko, pero wag sana mga bayani. Ako rin. Japet Rentuma, the symbol of our currency involves public interests. No? Dyan-dyan kaya kay siguro po Sir Charles Deserve ni President magsaysay. Yes, nabanggit ko na pala. Si Luisito Alagaria, si Jambi daw, lolo niya si Jose Abad Santos. Oh. Ginagamit niyo yun, pero syempre, hindi naman masyado rin kasi mas si Judy Ann Santos ang ginamit ni Senator Jambi. Ano? Jambi. Hindi si Abad Santos eh. Si ang mas nagamit niya si Judy Ann. Ang tawag ko doon ay Judaismo. Ang paniniwala kay Judy Ann Santos. Walang tawa yan. Walang tawa yan. Okay. Ayan, sabi ni Jonathan Binias, yan, good evening po Sir Shao. Hail Peach Princess. Okay lang ang pag-boat heroes and endangered species. Mas tama yun. Oo. Yan. Thank you po. Joe, hello po. Oo, nabanggit na. Aha. Sige. Ayan, sabi ni Halko Knight, yung sa 1 peso coin, Anoa Mindorensis ang nakalagay. Pero sa bill, Babalus Mindorensis. Bubalus, sorry. Opo, thank you po. Thank you. Oo. Aha. Tapos, dyan-dyan kayakay. Ah, siguro po Sir Shao, kapag ganun, mas magiging malawak pa yung historical revisionism. Kayo po nagsabi niyan, hindi ako. Miguel Bonifacio, I believe hindi matatanggal ang politika sa history kasi history is made because of politics. Totoo. Eh, history is always politika. Diba? Moren Bako Nabia, malalayo po ang pagkilala ng masa sa mga bayani Pilipino sakaling hindi na sila mailagay sa banknotes and coins. Yun din yung takot ko. No? Errol Ballesteros, historians are probably the one of the last, if not the last people that you can expect to be neutral about politics. Thank you, Errol, sa pag-intindi mo. Miguel Bonifacio, I mean sa mga lost cause theories sila tungkol sa US Civil War. Anyway. Akay ko Corey, sabi ni. Again, I don't want to be with these sides, sabi niya. Moren Habakon Nabia. Again, muntik na akong ilagay si Marcos sa pera, no? Napigilan lang ng people power. Hello, Wilbert Letriro. Yan. Kent Joffer Salvador, when choosing candidates, pick the one who would never dare to revise history. I agree. Yan lang yung sinasabi ko eh. I will not pick a candidate who allows a campaign that insults the intelligence of the Filipino people. No? Iniinsulto po ang katalinuhan ng mamamayang Pilipino. Na sa pagpapakalat, hinahayaang magpakalat ng mga kabulastugan. Hindi lang pagbabuluktot, talagang kabulastugan sa kasaysayan. Hindi po natin yan papayagan, pero wala tayong pera. We will do our best, pero talaga makapangyarihan po sila dahil kontrolado nila ang YouTube, kontrolado nila ang Facebook. No? Dahil meron po silang pera. No? Ayan, maraming salamat po. No? Jojo Daywil, Macario Sakay, sana swak. Oo, gusto ko rin yun, di ba? Why not, di ba? Si Magsaysay na lang daw sana yung nasa 200. Oo, ayoko naman masaktan yung mga fans ni Diosdado Macapagal. Dakila din po siyang president, ano? Pero okay din yung Magsaysay din. Oo. Nakakalata kasi talagang desperation na ipromote ang tourism, sabi ni Ken Jopper Salvador. Ba't naman sa pera ilalagay yung turismo? Okay yun, okay naman ako doon. Pero huwag nyo tanggalin yung history. Diba? Kasi sa totoo lang, ang mas effective po sa turismo ay hindi yung naglalagay sa pera. Ads yan, tsaka yung magandang infrastructure. Ang pinakamahalaga sa turismo, yung infrastructure. Eh tama yung build. Diba? Pero hindi lang yung build ng roads. Paano pa yung parking lot? Sa isang tourist spot, kailangan marami kang parking lot. Yung malalaki, tsaka yung malalaki yung kalsada mo kasi bus ang pupunta dyan. Diba? Kapag wala kang tourism infrastructure, wala ka kahit mag-promote ng tourism, wala yan. Kaya kailangan natin, ako, naniniwala ko, kailangan natin yung build. Sinabi na ni Madam Lenny yan eh, na yung build ay gawin natin, pero i-ano natin, mag-prioritize din tayo ng i-build natin. Diba?
At saka hindi tayo dehado. Yun lang naman eh, di ba? Oo. Sana include daw si Wenceslao Binson sa 1,000 peso bill. That's the only thing I want to change in the 1,000. Sabi ni Randex. No? In fairness, Chef Chow, ang linaw ng quality ng live video mo. Ah, talaga ba? Ah, talaga ba? Eh, unstable nga connection. Nakalagay, please wait while we try to reconnect. Eh, hanggang ngayon, napapanood niyo pa pala ako, no? At saka hindi ko gamit yung aking camera na usual. Ang gamit kong camera ay itong camera ng Huawei, no? So, iniespiyahan na ako ng China. No? Oo. Sabi ni Joe Electrics, great suggestion, Randex, oh. Sabi, yung kay Magsaysay. Ay, yung kay Wenceslao Binsons pala. Oh, Alvesia, heroes, o di kaya yung mga trailblazers sa art and literature ang inilalagay. Yan yung gusto ni Sir Ambet, mga national artists. Kasi sabi, yung national artist, political din naman yun, di ba? Political din yung pagkapili doon. Eh. Pero syempre, may pinag-aagrayan tayong national artist. So, alam ba, ilagay mo dyan si Botong Francisco o si Fernando Morsolo. Dapat may sculptor, Guillermo Tolentino. Di ba? Pwede mong ilagay dyan. Di ba? Errol Ballesteros, sir, ngayon ko lang po nalaman na during the time ng GMA, na-release yung version ng banknote na 200 na may Diosdado Macapagal. 2,000 to po. No? HB lang, yes, Ninoy Aquino had the redemption arc. Yes, yes, I believe. Basahin niyo po yun. Yung aking essay, si Ninoy Aquino, ang pagbabago ng isang politiko. From trapo to hero. From trapo to hero. Basahin niyo po yun. Hindi ko nililinis si Ninoy, but he redeemed himself in the end. He redeemed himself in prison. Huh? Thank you, HB lang. Salamat po. Naiintindihan ko si Ninoy, pero maigi kong iba. Mas mabuti kung lapo-lapo, General Luna daw, sabi ni Joe. Hans Christian de la Cruz, sa mga interview ni Bongbong, every time na natanong siya tungkol sa EDSA, yung parang aparati yung sagot ay, chismis lang yan, dati nang binabato sa amin yan. Hindi man, Diyos ko, documented yun, yung mga human rights violations, no? Dyan-dyan kaya kay, if ever na manalo si BBM, baka kahit boy pa si Imelda, eh nasa perang papel na. Hindi naman siguro. Hindi naman, eksayarado naman. Kahit ako, di ba, Errol Ballesteros. Paul Angelo Comodas, hello? Patrick de los Reyes Meneses, sila pula po sana hindi daming ano. Sila pula po nasa 5K na yun. Sana hindi temporary banknote. Hello, Darchua. Hello po, no? Angel, Paul Angelo Comodas. Hello, Kent Joffer Salvador. Yan, nabanggit na. Leonard Alananao. Alanano. Ayan. Anong trip nila po? Oo. Sabi ni Will Kutud, Katud, don't cry for me, Argentina, ang peg ng peronismo. Oo nga. Kung walang kasaysayan, wala tayong kasaysayan, sabi ni HB lang. Haji Kilanderino, sabi, ay nakakalungkot lang po, Sir Shao, kasi mas malala na nga sila kapag need ko ng tatlong tao. And then doon magsisimula yung conversation, sino ba sila doon papasok yung pag-research and curiosity. Yes, oo. Mas naalala sila kapag need ko ng tatlong tao. Oo, di ba? Tito Mick and Joey. Nico, 1239. Senator Nancy Binay just tweeted, aalisin yung mga bayani para sa eagle? Sadly, it is like saying that our martyrs and heroes are no longer worth our money. Yes, Senator Nancy! Senator Nancy! Kaso, baka kumakampi ka dun sa... Love pa naman kita, Senator Nancy. Di ba? Pero... Yung tatay mo, ha? May redemption. Oh, tatay mo, may redemption. Sumama kay Lenny. Oh, wag nang aalis doon. Wala nang bawian, ha? Wala nang bawian. Oo. Oh. Oy, Omar Almaden, gusto ko may moro hero. Gusto ko may moro hero. Sultan Kudarat siguro, or kung sino man, ano? Oo, gusto natin, no? Mas maganda kung may indigenous people like Igorot, Lumad. Makling Dulag, Darchua, sabi. Yes po. Oh, Ann Bahandi, Rich Filipino, Big Tech and News. Yun nga, yung nagko-control. Kailangan daw ng iidoloy ng mga kabataan, sabi ni Luisito Olagario. Yeah? Ah, ha. Miguel Bonifacio, can you talk about the new regulation regarding the new YouTube regulation about martial law revision? Basically, pag may YouTube video about martial law, maglalagay sila ng Wikipedia na article na magbabackground naman martial law. So para at least alam mo kung ano yung hindi mali o hindi tama doon sa sinasabi. Sabi ni Ann Bahandi, Rizal warned us not to forget our past. Okay yun, okay yung ginawa ng YouTube na yun. Gusto ko yun. Haji Kilanderino, Darchua, sabi indigenous people na lang ang papalit. Hindi po sponsored ng Huawei ito, no?
Kuya Rod, Mematox. Yan na laging gamitin mo, Prof. Nakam. Napakaganda ng quality. Ay, talaga ba? Maganda daw ang quality? Huh? Okay, very good. Mabuhay! Oh, tapos, mayroon ako nakitang post mula sa Reddit na binago na bawang para baguhin rin ng 500. Yun, yun nga po. Oo, yun na nga yun. Para iisa-isahin na nila yan. At naglabas na nga, di ba? Mayroon na tarsier na yung nilalagay, ipapalit. No? Last question, sino po ang BP nyo? Well, naturally, magkikiko ako, di ba? Pero, pwede pa akong mag-isip, no? Diba? Oo, oo, oo. Pero mukhang kiko na ako. Mukhang kiko na tayo. Oo. Sige, saan po mababasa, Sir Shaw? Anong saan mababasa? Paki-message mo, bibigyan kita ng kopya. John Francis Frederick Manlaping, Father! Father! Kayo na kayang magbindisyon doon sa bago kong bahay. Oh, Father, kahit protestante ako, pabibindisyon ko yun sa'yo. No? Atole ko yung aking ibabahay doon pagdating ng panahon. No? Oo. Grant Angelo, dapat po talaga si Magsaysay na lang. Mas deserve siya kaysa kay Makapagan. So, Kaji Lea Marie, Rafael Galindez, yan. Ayan, si Will Caton, may suggestion. 50 pesos botong, 100 Amor Solo, 200 Tolentino, 500 pesos Fedel Mundo. Wow, ay, yung matindi yung Fedel Mundo. Suggestions daw niya yan. Haji Calenderino, yan. Kent Joper Salvador, sir, pa yung copy ng essay mo. Anong essay ko? Yung kay Ninoy. Yung kay Ninoy. Teka lang. Bigay na natin ngayon. Baka makakalimutan ko pa eh. Yan. Ninoy Aquino. Pagbabago ng isang politiko. Ayan. Ito po, no? Ayan, bigay ko dyan, ha? Sa ating chat. Okay, bigay ko dyan sa ating chat. Yeah. Hello, Rockfield64. Thank you po. Rockfield64, salamat po. Naririnig niyo ba yung tawa ko? Ayan na po, yung kay Ninoy. Brian Jerome Casillan, hello. Charlton Quek, how often kayo nag-upload ng video sa YouTube? Wala akong usual eh. Pero yes, may mga lectures ako dyan. Panoorin nyo lang, Charlton. Oo. Haji Kilanderino, yun lang sa show sa Wikipedia ang lalaban yung mga wiki editors. Oo, meron pong Wikipedia wars hindi natin napapansin. Bayani ng kasaysayan ang mga Wikipedia warriors natin na chinecheck po yung pagiging objektibo at yung impormasyon na makikita natin sa Wikipedia. Salamat po. Oo, yan. Thank you, sir. Ano po ang ideal leader niyo para sa ating bansa? Japet Rentuna. Japet Rentuma. Ang ideal leader ko, mapapakinggan sa isang lecture na ginawa ko sa YouTube channel na ito. Ang tawag ay Pamumunong Bagani. Pakisearch po sa YouTube channel ko, Pamumunong Bagani. No? Panoorin niyo po, nandun po yung mga katangian. Ang gusto ko po ng bagani ay ang gusto ko pong leader ay yung namumuno bilang bagani, kasama ng bayan, nakikinig sa bayan, hindi mapagmataas, nakikipagkapwa-tao. Napakalinaw nun eh. Napakalinaw sa ating mga ninuno. Yun ang mga bagani. Oh? Dahil yung dato ang pinakamataas na bagani. Oh? Laking tulong daw sa Rizal Course, Brian Jason, Jerome Casillan, ang aking mga videos. Thank you po. Oh, Kent Jopper Salvador, proud Lasallian here. Nino Largo, hello. Majol Ninja, Professor, nawawala daw yung audio. Baka unstable nga ako. Oh, anyway, bilang pagtatapos po, sorry po kung matatapos na tayo. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Napaka-successful. 66 live viewers at sana po mapakinggan pa ng iba. Ito po sa usapin na ito. Nag-iinit mga kaibigan. Ito po usapin ng ating pera. No? Yung tao sa pera. Payag ba kayo na mawala ang mga tao sa pera? Buti pa ang pera may tao. Pero ang tao, walang pera! Walang pera! Di ba? Oo. Okay. Ayan. Happy lang. Panoorin mo lang. Hello, happy lang. Hello po. No? Aha. Sige. Alright. Sige. Ito po yung mensahe po ng kaibigan nating si Desiree Ann Cua
Oh, by the way, bago tayo matapos, binabati ko po yung nanay ko, Vilma Briones Chua, Edna De Guzman, tita ko, si Tito Danny, lahat ng Briones, lahat ng kapatid ko Chua, kaanak na Chua, no? Family, thank you so much sa mga taga-Tarlac, no? Sa aking girlfriend na si Mayi. Hello po, Mayi. Thank you. Thank you sa lahat ng iyong pagmamahal, no? Life is worth living with you. Thank you po. Oh, kapag-anari yan. Yan. Ferdinandes, hello po. Ferdinandes, thank you, no? Ninyo Largo, meron po akong video about the retraction of Rizal. Pakitingnan po sa ating YouTube channel. Alright, ang sarap palang mag-live dito. Ang daming nanonood sa YouTube, 61. At syempre po, ang gagawin po natin, hindi lang po tayo kakanta. Kasi kanta-kanta tayo, wala namang interesado sa boses ko, no? Interesado po kayo, ano po ang pananaw ko sa burning issues. So pag may lumabas na naman na issue ng kasaysayan, asahan nyo po, magla-live po ako at kakausapin po kayo. Oh? So ito po ang huli nating bahagi. Ito pong sulat po ng kaibigan nating si Desiree Ann Cua Benifayo, kaanak ni kaanak po ng bayaning si Jose Abad Santos. Okay, to all my friends, I need your help. We must not let this happen. Banko Sentral ng Pilipinas will be replacing World War II heroes, Jose Abad Santos, Jose Falianes Escoda, and Vicente Lim on our 1,000 peso bill in lieu of the Philippine Eagle. Love of country, self-sacrifice, and valor are but a few of the values that Filipinos are reminded of every time they see the three World War II heroes on the 1,000 peso bill. Something that the Philippine Eagle, despite its majesty and splendor, cannot replace. Most importantly, the 1,000 bill is the only paper bill featuring martyrs, not politicians. Well, si Rizal, si Bonifacio. Ah, bill, yes, paper bill. Tama po, tama po. So it's really sad to see them go. It's very telling how this government treats our war heroes and martyrs. And by the way, sa curriculum pala ng CHED, do sa readings in Philippine history, walang World War II. Walang World War II. Kaya po, no? Ano yan, pinupush po ni ni Congressman Roman Romulo na ibalik yung World War II sa Philippine History in College. Opo. No? To BSP Governor Diokno and the Monetary Board, why not put the Philippine Eagle at the back of the bill? This way, you teach our citizens patriotism and love of the environment. Aren't there a million other better things to do than to mess up our notes and coins? First, you confuse all of us by putting out different denomination bills with the same color and different denomination coins that all look the same. And now, this? To my World War II history colleagues, it is our dilemma that our nation's collective war memory is fading, right? And this is now made worse by this government. And when it decided to delete the only daily reminder to our people of the Filipinos' courage during the war. To my many friends at the National Historical Commission of the Philippines, the article says the new bill was approved by the NHCP. No. Hindi po. Oh. I refuse to believe this. Yes. And as I would think, the commission will be first to react negatively to this abomination. I need your help, Chairman Dr. Rene Escalante. And to my social media savvy friends, how do we put this petition out for the public to see and react on? Help. Mula po sa kaanak ni Jose Abad Santos, si Ma'am Desiree Ann Cua Benifayo. So, yun po, no? Actually, ang dami ko pang gustong basahin ng mga komento mula naman doon sa aking post tungkol sa yung una kong post tungkol dito, no? Kasi meron po akong yung post tungkol sa perang papel. Oh. Pakita ko. Xiao Chua. Agila. Yan. Eagle yata yung nilagay ko. Eagle. Ayan. Ayan, Philippine Eagle na raw yung nasa 1,000 peso bill.
I share your sentiment, sir, sabi ni Arthur Franz. Hindi ko makikilala si Nabat Santos, si Skoda Atlim, kundi dahil sa pera. Oh. Pwede siguro Professor Shershaw, palitan ng ibang heroes. 1K si na Rizal, Ponce at Plavidel. Sa 500, kung ayaw nila, ibigay na lang sa akin. Oh. Pwede rin sa 500 si Lapu-Lapu, 100 si General Isidoro Torres, Graciano Lopez Haina, 20, 50 pesos si General Leon Quilat. Sa 10 piso, pwede si Emilio Jacinto. Yung mga bayani pang pwede makilala ng mga tao. Oho. Siya, tunay, sir. Wala nang alam yung iba. Nagpapauto pa sa fake news. Can we have a signature campaign, sabi ni Bing Bonilla, against thoughtless or even lame brain project? It is already circulated. Is it already circulated? No, not yet. No? Oh, hindi pa ho. No? JY Macam, thank you po. Lanvin Sean Bautista. No? I think it's time to have new faces sa salapi natin. Although I argue that General Limesco and CJ Abad Santos weren't talk much during the discussion on World War II in the Philippines. To be honest, gusto ko sana yung ibang bills celebrate Filipino advancement in science. Hello po, Sir Victorias. Ronaldin sa po is Bongato. Ginagamit ko yung 1,000 para i-discuss sina Roa, Serio, sina Abad at iba pa. Joan T. Tevez, nasa pasaporte na ngayong Aguila, pati ba sa 1,000? Estrada Reishi, wala namang masama kung itetest ang polymer backdose, pero bakit abot sa point na ganito pag alis ng kilalang tao? Ang pagtuunan ng BSP ay ang purchasing value ng pera natin. Redo Cortez, talaga kilala lang sila dahil nakikita sa pera. Jason Davidson, Arps Mac, Chris Garcia, ang dami. Sabi ni Chris Garcia, yung mga recent daw, wag na daw. Kailangan ng pag-aaral ng mga non-partisan historians. Wala pong ganun. Sorry po. Will Tirol Kukatud, no? I would support this statement. No one would actually know who Horacio de la Costa kung hindi siya ginawa ng commemorative 1 peso. Nicolas Leonardo, Peter Obrera, ayan. Sabi niya, para mapalitan daw yung mukha ng 500 in a nice way, inuna daw yung 1,000. Dahil maraming antagonistic doon sa 500. Okay. So, sige. Thank you sa 65 viewers natin. Opo. Ayan, mukhang pinapasok na tayo ng mga nangangampanya. After 1 hour, no? Oo. Ferdinandes, meron akong pinost about 349 fiasco kasi naranasan ng tatay ko yun. Nagtrabaho sa Pepsi for 30 years. Opo. So, yan, ha? Ayan. Thanks. Ayan. Tignan natin yung mga Charlton Quek, may upcoming book ako na ilalabas tong mga essays ko ito. No? So sana suportahan nyo. I-announce ko sa susunod. No? Japet Rentuma, Marie de la Cruz, no? Errol Ballesteros, no? Rafael Galindez, thank you, Nino Largo. Oo. Ano ba yung Pro Aguinaldo book? Sabi ni HB lang. Yung kay Saulo. No? Tsaka maraming books na nilabas si yung si may books din na yung kay Isagani Medina, yung Paghihimagsik. Hanapin niyo nasaan 'yan, Paghihimagsik. Nasa Shopee siguro 'yan. Yan. Tama, Rockfield, yung retraction, yung pagbawi niya sa Catholicism, sa kanyang pagiging Mason. Oh, hello Von. History revisionism talaga ginagawa nila. Hamilton Cruz, no? I am on the retaining of the three heroes and putting the eagle on the back side. Opo. Rockfield 64, yes. Sabi ni Chimboy Luis Miguel F. Rivera, Chimboy Gaming, BBM for president and Sara for vice president daw. Hashtag bongbong Sara. Oo, yan, troll yan, ano? Kasi inuulit-ulit. Minsan lang, pwede na. Huwag mo na akong damihan kasi pangungulit. Pagka makulit ka, mahirap na. Baka mas lalo kaming mainis sa kandidato mo. Sige. Oh. Ay, kasi lahat ng nagko-comment po tungkol sa topic po natin yung comment. No? Oh. So sana panatilihin natin ganun. Eh, wala naman problema kasi nanonood din kayo ng ads ko eh. So thank you po. Thank you po. No? Thank you. Thank you. Oo, oh, yan. Hindi, bahala sila kung gusto.
Oo nga, okay lang. Oo. Kenji, hello, Bon. Thank you po sa mga Bongbong Marcos, Sara Duterte na nanonood sa page ko dahil po dinadagdagan niyo po ang views ng aking channel. Nagpapasalamat po ako sa binibigay ninyong pakinabang kasi sa totoo lang, kahit konti lang naman, eh may pang kape tayo. Hindi ako nagkakape, no? Pero may pang merienda tayo. Every month, konting pang merienda, konting-konti lang. Hindi ako katulad ng iba, 200,000 a month, 300,000. Yung ginagawa ko po sa inyo, eh, kaunti, pang gasolina, pang breakfast lang. Oo, pang breakfast lang. Thank you, no? Jeric Panlikan, hello. Oh, next daw, Philippine Crocodile, mga guwaya daw yung ilalagay. Yung Philippine Crocodile, baka nasa, ano yun, nasa batasan complex. So, nagbibiro lang ako, baka magalit po yung ating mga, ano. Oo, Maria de la Cruz, hello. No? Oo, aha. Yan, opo. Ay, hello, Noela. May E. Love you too. Oo, OMG Nation, malapit na sahod. Media engagement para mabayaran. Okay lang yan, opo. Hindi ako natitrigger, masaya ako kasi tumutulong po sila sa akin dahil nagbibigay sila ng counting sentimo. No? Thank you po. Miguel Bonifacio. No? Oo. Pero, hindi po sila mangmang. Hindi po sila mangmang. Makulit lang. Nakakainis minsan. Pero tulad nyo at tulad ko, nagmamahal po sila sa ating bayan. No? Naniniwala po sila sa kanilang kandidato. So ako, nire-respeto ko po yun. No? Nakakainis ng mga makukulit. Pero sa totoo lang po, kine-recognize ko na mahal din po nilang bayan. Welcome po silang makinig sa atin. Welcome po makinig. Oh. Ayan, thank you sa inyong lahat. Kenji, hello, Rockfield. Yes, hello po, thank you po. Mark Christopher Nilo, regardless of the positive changes, the 500 peso bill will remain yellow. Still a definite reminder of an important issue. Mabuhay ka! For that! Thank you po sa first live YouTube live ko. No? Maraming salamat sa panunod ninyo. Showtime Live! Ito po yung panglimang episode. Yung apat po ay ginawa natin last year. No? So tinutuloy po natin. Showtime Live ang tawag natin dito sa ating YouTube na pagsasama-sama po natin. Maraming pong salamat sa inyo. No? Mariel May Catherine Rodriguez, thanks Prof. Shao for being very professional. No? Oo, musta na po ang bakas bagong kasaysayan Hamilton Cruz. Mayabong pa rin ang talastasan sa bagong kasaysayan. Alright, thank you po muli. At sinasabing po natin lagi, ang kasaysayan hindi basta-basta kwento. Meron po itong metodo, magtanong, mag-imbestiga, at magkumpara. At gayon, lagi nating sinasabi, di ba? Ang kasaysayan nasa pera din. Buti pa ang kasaysayan nasa pera. Pero ang tao, walang pera. Okay, sige. Maraming po salamat, no? At mabuhay tayong lahat. Tandaan po natin, meron po tayong kasaysayan kay saya. Panoorin din po natin yan. Please subscribe to my YouTube channel. Mabuhay po kayong lahat, no? Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay.